Mapansin ninyo ka ng linya-linya sa inyong mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo, kaya dapat subukan nyo. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, itama po mga orasan, alas 6:00 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maayong buntag ka ninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Martes na kita. Unang adlaw na sa bulan sa Hunyo 2029. Kumusta mga katinig? Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Dag-om kaayo, murag mubundak ning kusog nga ulan gahapon pa. Nagkulis maot ang atoang panahon tungod sa epekto sa bagyong si Dante mga katinig. Amping kita kay tungod padayon ang mga pagbaha nga nasinati karon og mga landslide no, labi na dito sa mga high risk area. Og naapaning nga bahad sa COVID-19, pastila ning taon asa man ta mudagan niini. No, kining inganing panahon. Muna ang kanunay yun mga katinig, paliguno ng ato ang pang-depensa. Oo, labi na kay kining mga dili maayong panahon, nagadala ra ba o mga trangkaso, nga maapoy simptomas sa COVID-19 mga katinig. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Kahapon, nagpadayon itong gihimong clearing operation no? Sa ato ang CDRRMO sa City Engineering, Provincial Engineering o sa District Engineering Office. Diha sa may parte, sa may Tourism Road, sa may Barangay Ilumabis. Kita ninyo mga katinig dito sa mga posts sa social media ang grabing nahitabong paglandslide kay natabunan gyud ang mga kalsada nga dili maagian no ang atoang kadalanan. Unya doon na pa yung mga nahitabong mga pagbaha especially diha sa may parte sa may Barangay Hinatilan. Humana ni awas tong tubig dito sa may overflow bridge no. Pero mas maayo mga katinig atong siren na pinaka-update karon na sa linya sa tong komunikasyon na si CDRRMO Officer Salmer Bernalte. Sir, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Loy, good morning. Maayong buntag sa itong mga katinig. That's right, no? Pag-apong adlawa o mangtod na karun, tayong kining clearing operation ni Pegayon sa ito ang heavy equipment. Kinitungod kay aron mapadali ang pag-sulod sa kining lifeline. Ito naman ko yung mga pipila kapamilya po, no? Almost 100 families ang na-isolate dito sa babaw. Tungod ni ining mga landslide na hing cover sa Mount Apo Tourism Road, no? Din na sa Ilumabis. Una niya itong niyaging adlaw dito sa parts sa Sudsuhayan the other night. No? Doon ay nag-block na landslide din na sa portion sa Sudsuhayan. Tibok, nadalan yun ang i-block ni ini. That is why ito ang gi-alert ang OCD, pati na ang Provincial DRRM, o siyempre ang ito ang City DRRM Council, aron mapadali ang pag-remove no, ang clearing sa maong highway na doon ay nag-block na landslide. Actually, ito siya dako itong the other night.
Oo. But yesterday morning sa pagbisita nato, dala na nato ang mga EB equipment para sa clearing operation dito na nitambad ka nato. Kining dako nga kuan, dako nga landslide, it's a major landslide. Tibuok ka aping gid sa tong pangpang no ang ni collapse o gitabong dito sa dalan. Mm-hmm. Anyway, makita man nato sa mga litrato, di ba? So inato itsura sa landslide. And it might take us a few days para ma-clearing kadto completely. But ang instruction ni Mayor is i-prioritize nga maablihan lang usa, no? Mabuslutan lang usa ang portion sa landslide. Uh-huh. Aron na makasulod ang kuan, makasulod ang lifeline, meaning unay mga kinahanglan ni rescue or may kinahanglan ni pasulod ni pagkaon. Katong mga na dito sa gawas nga na ana sa sulod no na na-stranded yung kinanglan mo uli makaagi. Mm-hmm. So that happened that happened yesterday actually. So nahuman ka na yesterday pero dili siya completely nga na open yesterday. Uh-huh. So para completely siya nga ma-clear padayon ang atong operation sa mga heavy equipment. Pasalamatan nato ang kuan, pasalamatan nato ang provincial government, well, DPWH, ning tabang sa city government no sa mga equipment, heavy equipment sa pagtangtang sa mga landslide na nag-block sa ato ang Mount Apo Tourism Highway. Sumala pa na yung mga 250 nga mga residente ang na-stranded gawas pa dito sa mga empleyado sa EDC? Basig mga 250 katawo. Ah. No, kay ang Subukanon man gud na din hay mga naikwan din sa Subukanon na ay mga 40 families. Mm. Dito naman po sa Arjipad na dito yung mga 30 to 40 families po. So, mga nana, no? Close to maybe 100 families. Mm. Unya, lahi pa itong mga taga-EDC ng mga trabahante. Kay, mora man lang kung naginahanggi allow no, sa MGB nga pwede po i-anloy. Mm. Kanang dito, so, yes, may RG pad, kaya namin mga portions ko din ha, ng moderator landslide. Di na po sa City Bucano, na api moderator landslide. The rest, wala na may pwedeng puyan din ha, kay mga landslide high risk na maguta. Mm. So, wala tao dapat. Subot pasabot ni ini sir, ang wa na sayop, ang MGB. Sa ilahang tansya human ang assessments dito sa Naitabong Tayog nga kini delikado gud nga area. Correct. In fact kanang dako nga landslide nga nahitabo kagahapon sa kadlawon. Oo. Mao gina nga sa itong giugbuka nato og landslide warning no. Mao gina siya nga site din nato. Kadaan na naman tay mga sites gibutangan din ha og landslide warning. So kana siya isa na siya sa gibutangan nato and then mo gid ang nag-collapse na dako siya nga landslide. Mm. Paano na lang kung naay mga nagpuyo dito sigurado tabunan kaya okay, siya nato padako. In fact kagahapon pagadto nato gahapon galihok pa eh. Oo. Sige pa siya gligid. Oo, kay duman na daghang mga residente sa mga meetings nga gipahigayon ang gahigulo nga gusto gyud mauli sa ilaha. Sumay na lang kay wa na sila diyan ang hawa na gyud. Oo, kay porsigido pa nang ato ang gobyerno kanang nakaayo no sa demokrasya kay while kita nagadumili kanila nga magpuyo didto, providean gyud po dapat sa gobyerno ug puno ya tuloy anan asa sila mo balhin, no? Hmm. So wa may rason nga di sila mo balhin kay hawaon sila tungod kay risky, unya hatagan man sila og pinuyanan, so no reason nga nung magpabilin niya kung sila dito sa mga high risk areas. So sigong sa inyo hanga natala, pila ka landslide ang itabo diha sa may parte sa Ilumabis? Actually, there are four, no? Pat, diha sa Naigamay, ibabaw gamay sa Sayaba, Naigamay, and then next, katong pinakadako. Then sa may Sudsuhayan area, Naiduha. I just don't know kung nainadugang, ay di naman ko na ito ma-access. No, just the other night, tama lang tayo dito sa katong landslide sa Masutsuhayan. Wala na ito na-check nung sa ibabaw nga portion. But based on communication, maura na, no, nang tulok at tulok ang mga dagko na kinahanglan i-clearing. So, mga po niya mga main road, no? Oo. Mogi na. Ang ito ang dalan nga, ilabi na, crucial manggod o vital manggod na siyang agihanan kay ibabaw na abo din na economic activity ang geothermal plant. Gawas diha, adunay nitabo pang flash flood dito sa Baydapita sa Hinatilan. Kumusta po ang situation dito? Ang sa flash floods naman, wala man siya mga nakuan, wala man siya na daot ng mga panimalay. Kadto lang the other night, doon ay duha kabuntis nga i-evacuate. Pasalamat kita sa kaabdik sa Barangay DRRM Committee sa Hinatilan. Pangunahan ni Kapitana Arlen Kabakungan. Ilang gi-evacuate ang katong duha ka buntis nga ilang balay daplin sa sapa kay ni saka na manggod ug kusog na ang tubig. So katong pamilya actually magtiayon pa man, wala pa man sila mga anak,
Ang isa nidangop dito sa ilahang paryente, ang isa nidangop dito sa ilahang silingan. Hmm. Sa kasamtangan na doon nagipagawas nga warning gyapon ng pag-asa sa mga posibleng masinating pag-ulan. Gani karong adlaw, karong buntaga o pertingit-kita kayong langit nga murabag mubundak na po ng makusog nga ulan, no? Sa mga inganing sitwasyon na unsang ginahimo nato para masiguro nga safe ang atong mga kaigsuunan. Doon na pa mga mulupyo nga nagpuyo pa sa mga flood prone area o kining landslide prone area diri sa Dakbayan. Actually ang DILG nagamando na kini nga i-activate, no, ang operation listo. So kagahapon adlaw we activated operation listo. Gusto na lang po nako gamiton ning opportunity nga mapaabot ni na sa to ang mga barangay officials sa 40 ka barangay ang mga barangay DRRM committees, no, nga gi-activate na nato ang atong operation listo. So umpisa na kita ni ini sa kita karon sa code orange, no, bot pasabot atong pangandaman ang atong i-activate na. Makimhibaw na dapat ang atong mga responders, ready na nila ilang mga gamit, kagamitan, ilahan ng i-inventory atong mga kinahanglan gamiton kung inkintahay mo kuan pa, mo progress pa ang ato ang alert code. And karong adlaw magpadala pud kita og notifications, notice. Habaw na to atong mga chairman sa BDRRM committee sa 40 ka barangay na dapat ilahan na pong ilahang andamo ng ilahang mga teams tungod ni nga kamanduan sa pag-activate sa operation listo. Dito naman sa ato mga kasapaan, pinahinay naman good nga gikuan, gi-remove, no, sa ato ang City Housing Board katong mga namuyo sa Daplin sa Sapaloy. And then dinhi naman po sa sentro sa poblasyon ang ato ang city government nakapatuman man dinhi, naka-implement naman og medyo arang-arang ng mitigation sa pagpakanal. Una nga di kay na nato masinati ang mga pagbaha diri sa barangay poblasyon. Pero gawas ni ana, girelocate yun po na ang kadtong mga naagin sa risk sa flash floods. So naay mga housing units nga gipangbalihin na nila. Apan, naan po yung mga bag-ogo talit ang katong mga magtiayon nga dito sa Ryan Creek. Mga bag-ogo to silang balihin din tuloy mo tong kuan, inatong hitabo. No? So, ato ang ginakuan, ato ang ginahangyo ang publiko, paliyo kayo na mo pag-venture o puyo di adaplin sa pa, kay baw naman mo niya atong lugar. Tungod kay high ground kita o kusog ang ulan, ang flash floods yun mo yung kalaban. Nya kinerbang flash floods mas kon kini mas deadly kini kaysa sa kanang pagbaha. Kay kanang musaka lang ang tubig makasaka ka pa sa ato. Mabantayan nimo eh, nahinay man na. Di pare aning flash floods nga kalitrag abot kalitrag taas undia kung wa ka kabantay tulog-tulog ka din nadala kag apil na anod ka unya gamay ray na libre ni aning naigo ubaha. Sa 40 ka mga barangay diri sa Dakbayan, asa ni ini pila ka barangay ang ato ang ginabantayan gyud gawas diha sa may Ilumabis? Actually, ang atong ginakabalak-an kining Malamuti Creek, no, Malamuti River. Nag-traverse mong guna siya dinhi sa Sudapin. Unya wala bang manggug kayo mga mitigations ning maong sapa unya ang ato ang mga obserbahan ni ini. Dagang mga encroachment sa sapa, labi na dyan may lanaw area. So kung bunok ang ulan kusog din sa may Manungol, Sudapin area, o bisan pagikan sa Perez, dihagin na siya mo drain, no? Di na mo naog ang tubig, so mo overflow. Na siya balindog kaysa downstream naman po, taas naman ang iyahang gali. No? Di na po siya makapakatog mga kabalayan. Kana, no? And then syempre ang matingaw o ang kini nga sarayan kay ning sarayan pud nga creek. Damay ra magud pud siya nga sapa unya wala gid pud kay ni siya dabaha kani adto. Mo nang underestimate pud sa mga tawo nga kumpiyansa ra pud sila buhat og balay daplin sa mao nga creek. Pero kay tungod nining agriculture sa agricultural activity sa mga tawo nga kinanglan pud to ng mga kahoy kay kambiyuhan og saging og uban pa nilang tanom. Di mo na nga ang kasinatian nato karon kung mo ulan ug kusog, grabe po ng pag-plus-plus sa mga bisan gagmay ng mga creeks. Okay, wala na yung mag-hold sa taas kay tungod nagkambiyan ng mga saging, no? Yes. Unsa po yung mga pagpangandam nato, sir, kung sakasakaling magkinahanglan o evacuation, labi na, naapat tayo sa bahad sa COVID-19?
Actually, kuan, dugay na no nga kahibaw na nga to ang mga barangay DRRM committees nga dapat na sila designated na site para sa evacuation for hydrometeorological disasters. Mm. Lahi pa kini didto sa kuan kanang ginamanage nila nga isolation facility, no? Kinahanglan lang og open space kay sayod man kita ang ilahang mga school room sa respective barangays gigamit kini as isolation facility for COVID-19. Pero kung nalang mga open space, and then, di mong gipod good kaya daghanloy, no? Ang mga nag-uyod-uplin sa sapa, nagtuorang gipod kita, manara mga relatives na mudawat kanila panahon sa ilang emergency. Okay. No? Ang remedy na gimo na ito ni ini, ang arrangement is, sa mga pariente, dangot usa dito, no? Onya, kung naisilingan niya, magandang loob, mag-offer sa ilang space para sa katong i-evacuate kay flash flood mo din ato as kinapawan meaning pinakataas ani duha ka oras kumana na mo subsider pud sa dayon muna nga i-evacuate lang siya ang importante mo adto sa high ground mahawa gid sila dito dapat sa sapa pwede ra pud nila nabalikan the moment nga kanang ni subside na but in the case of the other night situation di magud to pwede nga mobalik dayon loy kay hangtod nagbuntag ang hulan di ba sa ato pa, they have to stay overnight out of the riverbank. So, tuwag sila nagpalipa sa kagabihon, dito silang pariente, katong silingan nga magandang loob sila. Oo. Naka-experience ko ganyan nga situation, no? Lisod yun, labi na akong mabasa ang tanang mga gamit kay tugno na kayong panahon, no? Lisod, labi na sa mga batag, mga tigulang nga hinay pang ilahang immune system. But anyway, sir, salamat yun kayo sa higayon na gihatag yung mga ating programa. Doon na pa kayo dugang mensahe sa itong mga kaigsunan? Ang ato ang kuan, ang ato ang City Housing Board, ganun naman kini nga nag kumusta no, naka-check sa situation sa itong mga kaigsunan nga naa sa mga high-risk areas sa flash floods o sa landslide. Landslide naman, nakuan na nato kini no, na tutukan na o gan-contain na ang mga problema. No? However, kini sa mga flash floods manggod ng mga areas na ay atong i-relocate na napuy na nipuli. Ngayon na ba? So, medyo naro dito gamay sa monitoring activities ang problema. Atong hangyoon ng atong mga barangay official sa mutabang og monitor na katong mga gihawaan ng mga area nga flash floods high risk, palihog, monitora po ninyo. Wala mo puli dito. Kung namay mo puli, dili man na nila mapatindog ang ilang balay og 24 oras, nahinay man na. So, palihog, report nyo dayon sa amo aron ma-alert na to ang atong barangay ang atong building officials. And dito naman po sa mga naapadinha no nga gapaabot sa ilahang turno ay nagatuo kita nga kung naapa mo din ha buting noon na dili ka mo tong nagid sa high risk no but it does not mean to say nga dili mo apilon sa pag relocate tungod ni ining situation nga mga informal settler sila nga ilang mga panimalay na adaptin sa sapa. But katong mga naagid sa high risk, Loy, rest be assured no, nga mo ginang unahon sa tuang city government para din hitpod sa mga resettlement areas na ginadevelop sa itong gobyerno. Kato lamang, Loy. Dagang salamat. Good morning. Dagang salamat sa Rogamayang Buntag. Mga katinig ninyo nga nabati si CDRRMO Officer Salmer Bernalte kalabot na niini nga padayon nga ginahimong clearing operation diya karon sa may parte sa Ilumabis. Humanay tabo ang landslide nitong dilabay gabi hangtod kagahapon mga katinig. Busa ang pingyod talabi na ay nalang naana po ng dagom ganiha pa no actually gabi pa ang lisod mangudya kanang ulan nga inday-inday bitaw inanay mga katinig mo nay grabing magpahumok sa mga yuta busa dito sa mga landslide prone area ang pinggyod kanunay dili lang diris dakbayan sa kidapawan ingon man diha sa may makilala o guban pang mga lugar diha sa may parte sa Antipas no o sa President Rojas nga kanunay adunay mga natala nga mga landslide o gadya sa may magpit area. Alas 6:21 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Tungod kay uso ang trangkaso karong panahuna. Aron di ta dudahan. Nga dunay COVID mga katinig atong paliguno na itong pang-depensa. Aron malikayan kining nga trangkaso-trangkaso. No? Pinagi sa paghimo sa mga healthy lifestyle kaon sa mga healthy foods o gapili po ninyo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule nga makatabang gyud kaninyo.
Dako ang natabang sa pagtumal sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung di-try ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative ang resulta. Sa iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Isa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mukita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3, o probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, o makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:23 mga katinig ang atong oras. Nalipay kita kay ulan. Buot pasabot niya na mga katinig doon ay eksaktong tubig. Pero goal po ng kadaghanan kay tungod way tubig ang pipila ka mga area sugod gahapon o katong nilabay nga gabi. No? Kay tungod sa nasinating high turbidity diha sa may saging headwaters o Gailian Spring nga mao'y mga sources sa atuang tubig diris dakbayan, no? Og gawas niya na mga katinig na daot po itong spring source sa Box B diha sa may parte sa may Barangay Perez ba? Sa may Inanapo, no? Mas mayong ano sa Barangay Ilumabi sa may Inanapo. Mas may itong siren. Kumusta ng update karon sa supply sa tubig o unsa pod ang ginahimong lakang sa MKWD para mahatdan og limpyong tubig at mga kaigsuunan nga nawad-an og supply. Naa sa linya sa tung komunikasyon na si MKWD Assistant General Manager Engineer Sandy Alquesa. Sir, may buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. Good morning sa tuwang mga listeners no sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Maing buntag sa tanan po. Oo, Sir. Pila naka-adlaw tungod kay dili mayo ang atong lakat sa panahon. Naka-sinati o high turbidity level ng atuang sources no sa tubig mainom diya sa may Lapaan Dam, sa may Perez o kining sa Ilumabis. Unsa nga situation karon human gipahigayon ka itong pag-ayo sa mga linyang nadaot, especially dito sa Box B sa may parte sa Inanapo. Yes, Sir Loy, tinuod na Sir Loy no because katong Sunday sa hapon as early as 4 o'clock, grabe na ang bundak sa ulan dito sa tong source no. Mm. And we were compelled no na napugos mi og shut off around 27 hours more no. So ingana kat dugay kay sa tungod sa kalubog dili makaya isulod sa tong planta ang level sa turbidity, Sir Loy. So karon dili lang Saging River ang apektado, tinutuingon nimo Sir Loy na pati Ilian, no, ang nakapait pa gyud is aduna kitay landslides nga nahitabo sa Ilumabis nga naapektuhan ng atong Inanapo, no. Aside sa katong gi-mention nimong Box, Sir Loy, actually, tulo ka section sa itong pipeline po ang naapektuhan tungod sa landslide. Uh-huh. So, kagahapon, naka-restore ta. In fact, napagalibalik po nun karon isa ka section. So, moto na around alas 10 kagabi, nagbalik-balik ang na-establish ang pressure sa ito ang linya. But, ang amuang ginakuan karon Sir Loy, is aduna pa itulo daw ka according to PAGASA tropical low depression for this month no. So ako na lang pong gina-take ning opportunity mo programa
nga hangyoon nga itong mga consumers to always store water for emergency purposes, labi na nga ni mga panahuna, no? Kay hanto dili mahuman ning atong clarifier sa Barangay Perez, pagtaas-taas ang turbidity, dili atog yung palungon ng ato ang system tungod kay di makaya sa to ang planta, Sir Loy. Dito sa may parte sa Inanapo, kung di inadao tong pipila ka mga pipelines, unsa kada ko ang na-damage ani ni Sir? O unsa itong mga lugar nga naapektuhan nga nawala ng supply sa tubig? Oo, ang kuan, ang katong mga major affected areas kagahapon tungod sa katong landslide diri sa may barangay Ilumabis is from barangay lower section ng barangay Muaan, so padulong kag Sibawan, Mateo, Marbel, Santo Niño, hantod Sikitan. No, mo ni sila yung apektadong areas kagahapon during the repair. In fact, hantod karon kinapay, as I mentioned, napay isa ka section nga balikunon. And kung diripog ka sa kuan, diripog ka sa tungod naling pagtaas sa turbidity level sa Saging River, mo nang most parts kinapawan ang apektado gyud kay 60% maguna sa tuang supply. So mo nang apil na diha ang poblasyon, no, from Manongol, Sudapin poblasyon sa kinapawan, hantod na na dito sa Singaw ug diri po ka sa Pika side, hantod sa Amas. So hopefully within the day, pati ka to mga elevated areas maka-restore na mabalik naman gitu ng ilang supply, Sir Loy. Okay. So, sa mga lugar nga dili pa mabalik ang supply, paunsa unsay pwedeng mabuhat diri, Sir, nga matagaan silang supply sa tubig? Ang amo lang gyud ang usually pag mga ingon na after mag-establish, taas-taas naman ang mga 6 to 10 hours makabalik gyud ang urban areas. Uh-huh. So, pero naalang gyud mga isolated cases, so importante kayo nga maabot sa mo ang information, Sir Loy, no, kung until lunchtime today unagya po yung problema. So i-report lang ito sa mo, Sir Loy, para ma-address na to ang concern. Okay. Kini nature magyod, way makapugong, no, tungod sa sitwasyon. Pero kumusta na ba ang katong mga gina develop na tong mga area nga mamahimong source sa tubig, doon na ba tay update ni ini? Kay kini nga mga lugar, kanunay magyod yung maapektuhan sa basaing aning panahon? Oo. Actually, Sir Loy, ang tubag anigod is the completion of ato ang Lua EDB projects, no? Maugin niya mo ang paningkamutan nga mahuman po dayon. So currently nata sa mga 25%, Sir Loy. Uh-huh. No? So ongoing yapon kasagaran ni ini. And dagko ni siya impact ng mga proyekto because these are source development, Sir Loy, no? If you can remember, nag-mention ko nga natay mga production wells, no? Aduna po kitay mga reservoirs, aduna kitay tulo ka spring sources nga additional. So kuan siya, it will address the water supply nato nga kinahanglan o dili na kayo ta mag highly dependent sa saging, no? Dependent man yapon ta sa saging, pero at least natay mga options in case nga lay mga eventualities kayo na ni Sir Loy. Sir, salamat kay sa higayon nga gihatag nimo na itong programa. Doon na pa ba kay dugang mensahe pa? Yes, katulang Sir Loy, no, open na itong linya, no, even on no movement Sunday sa ang wala tayong problema ni ini, kaya nga ito ang crew, ang atong production and maintenance personnel are 24/7 at your service, Sir Loy. Sir, salamat nyo kayo sa higayon ng maing buntag. Thank you so much po. Mga katinig ninyong nabati, si Engineer Sandy Alcueza, ang Assistant General Manager sa Metro Kinapawan Water District. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Basta yung aning panahon na maniguro na kita daan, no, mag-tigong yun ag tubig, mga katinig. Hinoon, ang itong mga kaigsunan, murabag na anad na po sa sitwasyon, mo nang di na kinahanglan sultian. Kay lisod yun ang mawad anong tubig. O nga, daghan mo ng tubig, sobra-sobra gani, gabaha gani, no? Ay na lang. Alas 6:31 na, mga katinig, ang atong oras. SSS pensioner ka ba? Maayong balita.
Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya dipa inom og Yaki Vitamins, niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil, nakaroon niya basta na taon sa buskos na entaon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala busa lay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailalila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium, muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kabayo, kanunay pakana o MM Face Premium. Paspas ang pagdako o maayong resulta. MM Feeds Premium, maayong magpatubo. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:36 mga katinig ang atong oras. Good morning sa tuwang mga tigpaminaw. Nakahigob na mong init nga kape diha. Sa tuwang mga naka-Facebook live nga sayo pa kayo naglantaw. Good morning kaninyong tanan kay Madanlo lang malakas. Kay Jubilee na umaga pa ka Lusayan, kay Annabel ko. And also kay Francisket Jeneline, kay Imbay Dimantukay, watching from Saudi Arabia. Yeah, thank you so much po sa inyohang pag-subaybay diri sa itong programa. Also, mayong buntag kay Jane Abila sa Valyon. No?
kay Jokria, kay Genesis Carcalias, Ivy Munda, sa Nora Tibubos Takan, kay Marilyn Mutalam, Marjorie Jacobo Tamunan, kay Joanna Sampiano Ferrer, Carlin Aiba Muaras, kay Maricel Castro, kay ug sa tanang mga nagapaminaw no ni atong programa. Mga katinig, medyo di kita mo kumpiyansa karong panahuna kay taas sa gihapon ang natala nga bagong kaso sa COVID-19 kagabi no. Sigon sa gipagawas nga datos sa Soccsargent Region Regional COVID-19 Tracker sa Department of Health, naasa 200 plus sa kasamtangan, mga katinig, naana sa 2,453 ha ang aktibong kaso gikan sa 12,220 nga confirmed cases. Sa natala kagabi nga mga bagong kaso, ang report na mga katinig, kung diin sa 200 plus, naana sa adyo ta kay medyo nalibog gamay. Oo. Mas maayong mudirekta mo tanaw na lang ko diri sa ilahang record niyang gipagawas no kay dili maayo ang paday nga pila na ka adlaw no sunod-sunod ang natala mga katinig nga mga bag-ong kaso. 238 ang pinaka ulahing kaso natala kagabi. Before ni ini, taas-taas good. Kung imong tanaw ng trend mga katinig, wa pa ni ubos no. Kagahan na itong nilabay ang adlaw, 308. So ni ubos gamay 200 plus, pero musaka muna og, busaka muna og no, kini nga kaso sa COVID. Ni itong pizza 29 na sa 270 ang natala nga bagong kaso. Mas maayong direktahan nung tanaw no. Ni itong Mayo 28, 275. No, triple digit lang gyapon ang mga natala. Then niadtong nilabay ng May 27, 136. Oo. Sa nilabay ng Mayo 26, 364. So naara dira, pirmi nagadula, 300 plus, 200 plus, 100 plus, mubasaka na pod ang kaso sa COVID. Inga na kadaghan mga katinig ang dili maayo kay nadungagan og 5 ang 11 no kagabi ang natala nga mga nangamatay mga katinig. Upat ni ini ang taga probinsya sa Cotabato, duha ang taga Kidapawan ang namatay, usa ang taga Tulunan og usa ang taga President Rojas. So ang sa mga nangamatay sa 11 kabuok, unom ni ini ang mga senior citizen. Unya ang katunguban dunay mga comorbidity no, mga laing balatian busa. Kanunay gyud kita mag-amping mga katinig gani ang dili maayo diri sa probinsya kay nadungagan katong mga ato ang local officials ang nagpositibo sa COVID-19. Pinakaulahing nadungag sa listahan mga katinig ang nagpositibo sa COVID-19 si Vice Mayor Ryan Tabanay no sa makilala Cotabato. Siya naglingkod isip OIC Mayor uman nagpositibo si unang nagpositibo sa virus si Mayor Armando Kibod og ang iyang asawa. Gawas niini katong mga naunang nagpositibo diha sa may Matalam Cotabato nga mga municipal councilor. Na busa mga katinig no mag-amping gyud ta nya sa to nga mga pulis pod ubay-ubay pod ang mga nag-positibo ni ini. Oo, so mo nang kinahanglan ang kanunay nga pag-amping. Do na poy balita karon na mga katinig nga ang Commission on Higher Education naghatag pod og pagtugot sa 13 ka mga kolehiyo o unibersidad no diri sa Soccsargent Region nga magpahigayon og limitadong face-to-face sa classes. Gani, sumala kang CHED 12 Director Nilia Alibin. Nagpahigayon sila mga serious evaluation. Oo. Limited face-to-face no? Sa tunga nga gipailaom kita.
gipailawom kita sa General Community Quarantine. Human nagdeklara og GCQ ang probinsya sa Cotabato plus sa No Movement Sunday, nisunod pod og pagpagawa sa ilahang memorandum ang Sultan Kudarat Province, mga katinig. Epektibo karong Mayo o karong Hunyo 5, no? Ipailawom sa General Community Quarantine. Pizza 6, ipailawom ang New Movement Sunday, pero karong adlawa hangtod pizza 15, ipailawom po da sa General Community Quarantine ang tibuok ka probinsya. So GCQ plus New Movement Sunday, no? Kiniubos dito sa Executive Order No. 15 ni Governor Suharto Mangunda Dato. Kung diin, susama diris to, ilawom sa GCQ, bawal ang mga face-to-face gathering, no? Gawa sa mga panimalay. Murag ni unang digawas ka tong pagpatugot sa CHED nga magpahigayon og limited face-to-face classes sa mga 13 ka mga eskwelahan, no? Unsay may tabo ni basin ba wiun siguro tong order o maybe siguro after na, no, sa declaration di ining GCQ ipatuman kini. Okay, bawal man pod ilawom sa GCQ, mga katinig, ang mga religious gathering, birthday party, kasal, bunyag, bisag pag mga kanduli o mga corporate gatherings, no? Ang mga meeting, seminar, symposia, conferences, mga workshop, bawal kini. Sa panahon nga ginapatuman kining General Community Quarantine. Alas 6:44 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod dagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya naga-aper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pagpatumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil hindi patumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Nauliyan ko siya, gutong yung naong ko. Burot na. Burot ang naong ko. Sayang kayo talaga yun. Daghang tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, girls. Parehas ako sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox. Antibiotic tablet mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:46 na ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan.
Nasayod ba kamo nga sa pinakaulahing datos nga gipagawas ang Pilipinas sa gihapon, ang isa sa mga lugar sa Southeast Asian countries, no? Ang naka doon na pinakataas nga mga nabakunahan kontra sa COVID-19. Pero ang Pilipinas po na mga katinig ang usa sa mga lugar nga padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ang dili maayo kay ang nagkadaghan karon nana sa mga probinsya, hilabi na diri sa Mindanao mga katinig o sa Soccsaryan region, sa uban pang mga lugar, sa Buanga Peninsula o uban pang mga lugar, no? Ang dili pud maayo kay sa dihang gipahigayon sa Department of Health ang survey kalabot sa pagbakuna sa COVID-19, nigawas mga katinig sa survey nga daghang mga Pilipino ang nahadlok magpabakuna. Oy, mas gikahadlokan nila ang bakuna kaysa sa virus nga mo'y nagpatay. Ang probinsya sa Cotabato mga katinig, ikaduha kita sa mga lugar sa Soccsaryan region nga dunay daghang mga nangamatay, hilabi na ng mga senior citizen. Ang naguna ang Jensen, no? Ikaduha kita sa dunay pinakadaghang mga nangamatay, gani sa siyam nga sa 11 nga namatay kagabi, upat nga tungod labay ang adlaw, duna po siyam, duna po upat pud nga namatay sa probinsya. Ang sigon sa mga hinungdan nganong dili magpabakuna ang katawhan, hadlok sila sa mamahimong epekto sa lawas, no, o sa ginatawag nga adverse effect kay dungo daghang mga nadungog, no, nga mga balita, negatibong impormasyon na kalabot sa bakuna. Gani kini gipamahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri mga katinig nga naa sa kapin na 40,000 ang mga responder sa ilahang gihimong survey o daghan niini. Ang resulta, hadlok mi sa adverse effect. Pero wa sila nahadlok dito sa virus na nga mupatay gyud og mga hinay ang immune system, labi na katong mga dunay comorbidity. Unsay gihimo sa ubang mga lokal government units dito sa kauluhan mga katinig, aduna sila yung mga pakulo, no, pa premyo, pa unsa, bisag unsang gimmick na lang. Dito sa India, hatagag baka, kwarta, gold ang mga magpaturok o ginahimo kining raffle system. Diri sa probinsya sa Cotabato, usa sa mga nakitang pamaagi ang pagtugot sa mga na fully vaccinated na nga muagi sa mga checkpoint sa mga border nga magpresenta sa ilahang card nga fully vaccinated na og dili na sila pangitaan og kining RT-PCR test nga nagasulti negatibo sila sa virus. Sabagay maayo ni kay kining pamaagi, makaprotect agad ka nato. Pero unsay mga paglantaw sa mga ekonomista nato, na si Professor Ramon Bilino Jr. Atong makauban, Prof. Good morning. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan. Yes, magandang umaga sa mga lahat ng nakikinig. Oho, medyo mataas po ang bilang ng mga takot pa rin, ano, na magpabakuna sa COVID-19. Ano po yung nakikita ho ninyong sitwasyon ngayon despite na marami ng mga nagpabakuna at nagpapatutuo na safe naman magpabakuna kaysa walang bakuna? Yeah, so actually yung nakikita natin, medyo dumadami na yung mga post na nakikita natin mga nagpabakuna. Pero may mga ano pa rin, no? May mga mailan-ilan pa rin, no? Ako recently lang may nabasa na naman ako, no, na nagpabakuna tapos after 2 days namatay. Medyo yun yung ano, mas pinapaniwalaan ng mga tao rather than dun sa mga nagpo-post na nagbakuna na wala namang nangyayari. I think na dahil nga mas malapit sa atin yung takot, no? Kaysa yung kampante tayo. May dati ng takot na nadagdagan matapos na may mga ganitong klaseng pangyayari, ano? Yeah, actually yun ang problema kasi hindi naman verified yung mga pinopost nila, eh, no? Tapos kung titingnan niyo rin yung mga sumasagot, yung mga karamihan talaga din doon na yung may mga takot is hindi rin naniniwala sa vaccine. So may mga ganun din, may mga ano rin nga, may mga lumalabas pa na ano, mga religious sects na medyo ano rin, no, para sa kanila against the religion itong vaccine. So ito yung medyo hindi nakakatulong, no, sa ating programa na ma-vaccinate yung ating population. Ang isa sa mga ano rito, Prof, lalo pa kung halimbawa yung namatay ay kakilala nila, ako marami rin narinig na ganun, ay si ano namatay, 3 days, 4 days, 5 days,
after na nagpabakuna ng COVID-19 na wala man sana daw sakit yun. O ganun, no? So, yun yung mga mas grabing nagkakaroon ng epekto sa kanila sa mga hindi pa nabakunahan. Pero doon sa mga nabakunahan, kadalasan na mga adverse effect na nakita nila ay yung pagkakaroon lang ng nasa ano naman talaga, nakalagay naman talaga doon sa bakuna kung ano yung mga adverse effect, lagnat, yun, pananakit ng katawan. Pero doon sa mga naobserbahan ko na nag-aantay ng kanilang bakuna, hindi pa nga naturukan, tumaas na ang BP. Kinabahan na. Oo, so yun yung mga nakikita ko na ano. Kaya masasabi natin na doon sa mga may comorbidity na natakot na magpabakuna, sila ang delikado. Kasi hindi pa nga naturukan, tumaas na ang BP nila. Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng atake sa o magkaroon ng stroke, no? Dahil tumaas na ang BP nila na dahil sa nervyous. Yeah, actually mas langit nga kasi ako rin umattend ako ng isang ano, isang vaccination program. Hmm. And ito yung vaccination program ng mga senior citizen. Eh nag-observe ako. Nakita ko nga na may ganun eh. Aside from sa takot sa vaccine, medyo factor din yung takot sa karayom. Oh. Kasi nagtanong-tanong tayo bakit, kasi nakikita din natin yung reaction ng mga senior citizens. Eh nag-interview din tayo. Uh-huh. May mga ganung reaction. Tapos pag nakita ng isang senior yung katabi niya, medyo na nervous. Eh nervous din. Din. So damay-damay na sila. Pero after naman ng vaccination, kasi kailangan mag-antay ng 15 minutes, so depende dun kung ano ang nararamdaman. 15:30 to 1 hour. So dun naman sa waiting period naman, medyo nakita ko naman na naging kampante yung mga senior citizen natin. Sabi ko nga na mas maganda sana na mas bigyan pansin natin itong mga magandang experiences ng mga nagpa-vaccine rather than maniwala tayo dun sa mga unverified reports. No? Kasi hanggang ngayon wala pa naman talaga tayong verified na report na namatay dahil sa vaccine. Pero meron tayong more than 20,000 na namatay na sa COVID. Oo, totoo yan. Siguro, nasa ano lang din minsan eh, kumbaga sabi nila eh, dapat nakaset yung mind mo, i-condition mo yung mind mo na itong ituturok sa'yo ay para sa protection mo. Para mawala yung takot, kasi yung takot doon ang nakakadagdag, nakakapag-shoot up ng BP. But anyway, ang isang bagay pa dito Prof na gusto nating makita, kasi marami ng lugar ngayon ang nagdeklara ng muling bumalik ano sa general community quarantine, ang probinsya ng Cotabato, ang South Cotabato, ang Jensan nauna na, yung iba pa mga lugar. Ang isang problema kasi rito, apektado yung ating ekonomiya. Ibig sabihin, marami na naman ang mga nabawasan yung kanilang hanap buhay, nawalan ng hanap buhay, at walang binibigay na ayuda dito ang gobyerno dahil nasa GCQ nga tayo. Ano ho yung nakikita nyo naman na sitwasyon dito ngayon? Yeah, actually ang ano, medyo problematic talaga tulad ng sinabi mo. Ang mga matataas ngayon na infections outside of Metro Manila, especially dito sa mga provinces, which is more problematic, no? Bakit siya problematic? Kasi mas mababa yung healthcare facilities natin, no? Yung kayang mapasok natin sa ating mga ospital. Sa Manila kasi medyo maraming ospital at maraming pwedeng paggamitan nila. Mm. So ang problema talaga is itong dito sa mga provinces, kasi nga medyo nag-relax sila past few months, no, if you would notice na tinanggal nga natin yung mga border choke points natin, di ba? Kasi nga naglabas ng memorandum yung DILG, and I think no, dahil dun sa mga travel na yon, nakikita din natin yung paglabas pasok ng mga tao. At the same time, no, pag binababa kasi natin itong ating travel restrictions, na notice natin na nagre-relax yung mga tao, no. Naglibot-libot tayo just recently, and notice natin may mga lugar talaga na face mask wala, no. Hindi nag-face mask yung mga tao, nagkukumpulan, and yun yung medyo problematic kasi isa lang diyan na mag-positive. Hmm. Ang tawag na natin diyan super spreader eh, kasi mabilis nga magkalat yung virus. So, ito yung napakahirap na pagbalanse ng ating gobyerno, especially itong mga local government units. And hopefully, no, yung kanilang pag-lockdown,
sana ano eh mahaba na yung 1 month no, kasi nakikita natin no 14-15 days yung ano no yung tinatagal, and hopefully just sa 14-15 days medyo makabawi naman yung ating mga ano mga kababayan no. Galing tayo ng Davao Oriental, nakita natin na may maraming mga tourist spot doon no, medyo nilockdown nila for 14 days tapos nakakabawi din naman no. So hopefully sana ganun yung mangyayari sa iba, sa ibang lugar dito sa atin sa Mindanao. Oo, kasi na parang ang Malacanang kagabi pa nagkaroon ng pagpupulong para sa pagdideklara ng quarantine restrictions para sa buwang ito. Pero nauna na nagdeklara ng quarantine restriction ang mga lugar, especially dito sa Soccsaryan region dahil nga sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pero yun lang ang malaking problema doon sa ano sa mga naapektuhang mga pamilya na umaasa lang mga hand to mouth na mga kababayan natin. Eh sana din ang gobyerno eh magbigay din ng dagdag na ayuda para sa kanila. Yeah, yun yung ano eh, yun din yung medyo talasabi nga natin, ang hirap na pagbalanse. Tama yung ano no, tama yung ginagawa ng mga local government units kasi sila yung mas nakakaalam no sa sitwasyon. Medyo mabagal kasi no kung coming from the ano, coming from the local no. Tapos iakyat pa nila sa central, medyo mabagal yung balik no, no. Pero tama yung ginagawa nila no, since sila yung nakakaalam no na ano yung sitwasyon sa kanilang locality. Yun lang no, ang ano lang nila is yung pag-declare, sana meron ding plano na ayuda no, kasi mahirap na nagde-declare lang tayo ng mga lockdown pero wala naman tayong binibigay tama na ayuda no dito sa mga ano. Pero yung naririnig natin ng iba na ano na nag-declare ng lockdown, I'm happy na meron silang ano, meron silang ayuda no, although medyo very minimal, pero at least no may binibigay pa rin sila. Doon sa tulong na binigay ng ibibigay ng gobyerno sa COVAX, doon sa COVAX facility, anong tingin nyo dito, Prof? Kasi ang sabi ng presidente, nagbigay tayo ng magkano ba yan? $1 million para sa COVAX facility para may pagpatuloy yung kanilang pagbibigay ng tulong sa mga bansa na mayroong COVID. Ang sabi ng presidente, ito'y bilang tulong dahil una tayong tinulungan ng mabigyan tayo ng nasa 2 milyong AstraZeneca at Pfizer-BioNTech na bakuna. Pero ano ba ito? Bigay o kabayaran doon sa mga unang ibinigay? Actually, ang nangyayari sa COVAX is that partly may binabayaran tayo, tapos partly nagdo-donate yung mga bansa. No? Kung sinasabi ng Pangulo na it's a donation, we will consider it as a donation. Kasi iba rin naman, no? Subsidized ng COVAX ng WHO yung ano yung mga vaccine. So ako medyo magandang action niya ng ating gobyerno, since tama niya naman no, hanggang ngayon wala pa rin tayong nare-receive doon sa mga binili natin na vaccine no. Yung binili ng ating private sector that is expected sana this June, kahapon narinig natin July na naman daw i-deliver. So sa ngayon no, umaasa talaga tayo sa tulong ng ibang bansa at sa tulong ng WHO. So medyo ano naman no, it's proper din na tayo din naman on our part magbigay din tayo doon para sana patuloy pa rin yung pagtulong nila sa atin. So wag na lang natin i-consider na kabayaran yun kasi utang kung, na lang. Kasi kung sisingilin din tayo ng WHO, mas malaki pa yung babayaran natin. Okay, so utang na loob na lang ang tingin natin dito sa kanila no. Sir, maraming salamat po sa panahon binigyan ninyo sa ating programa. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat, more power, God bless, stay safe po sa Thailand. Apo, God bless po ang ping permi. Mga katinig, si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 7 na sa buntag, wana kitaigong oras. Musunod ng alas 7, balita. Dagang salamat sa inyong kanunay na pagpaminaw ng atong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon.
Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System.